Kumusta po kayo? Welcome na naman sa channel ko. Kung bago ka lang, baka magustuhan mo yung video kong to. Paki-subscribe naman, then paki-like dyan. Isishare ko na naman ngayon yung fluorescent tube na LED. Hindi siya ordinaryong fluorescent tube. Isishare ko to sa inyo, then isishare ko rin kung anong magandang klase sa na-encounter ko dito. Kasi pag minsan bibili lang tayo ng LED, hindi muna natin tinitingnan yung klase niya. Basta't maliwanag lang, okay lang. Ngayon isi-share ko sa inyo, mayroon isang magandang klase ng LED din, matagal ko na rin ginagamit. Taunan din siyang masira o mahigit pang isang taon. Kahit diri-diretso siyang naka-on, walang problema. Ginagamit natin minsan sa mga factory, sa mga barko, mga buildings, matibay po siya. Hindi lang siya LED na ordinary, mayroon siyang heat sink. Sinasalo niya yung init ng ilaw niya, ng LED niya, kaya yung LED hindi basta-bastang nasusunog sa loob dahil hindi umiinit. Okay? Kagaya nito, mayroon akong isi-share sa inyo, isa siyang LED yan na para siyang ordinary fluorescent tube. Ayan, pabasagin po siya. Glass po siya, glass. Glass fluorescent tube, sorry. Ito naman yung isa, yung sinasabi kong okay. Ito bagong-bago pa siya, may plastic pa. Ayan, makikita natin. Yan ang sinishare ko sa inyo na magandang klase. Ngayon, ipapakita ko sa inyo bakit magandang klase yung ito at saka hindi ganong kagandahan ito yung isa. Hindi naman na ini-endorse ko, sinishare ko lang din sa inyo, baka sakali maghanap kayo ng magandang klase o matibay na klase. Kaya isinishare ko na lang sa inyo, naisipan ko, katulad kong mga electrician, mga maintenance dyan, mga building maintenance, pag nag-request tayo, piliin na lang din natin ng medyo matibay. Huwag na yung paulit-ulit kasi minsan napapagalitan din tayo ng mga boss natin. Kaya i-request natin yung kahit may medyo kamahalan pero garantisado naman yung warranty niya, matagal naman. Kaya hindi tayo magsisisi. Okay? Ito yung glass type, parang glass type siya. Parang masasabi nating ordinary fluorescent lang siya, pero hindi siya ordinary. Isa siyang LED. Katulad niyan, yung sa loob na yan, yung guhit na yan, yan yung linya ng LED niya sa loob. Napakanipis lang yung pinaka circuit board niya, yung pinadinadaanan ng linya ng mga LED niya. Then may binasag akong isa, papakita ko sa inyo bakit napakahina siya. Hindi ko naman sabing minamaliit o sinisira yung brand na to. Ito yung power supply niya sa loob. Then ito lang yung pinaka LED niya. Ayan, makikita natin. Yan. Putol na agad yung yan, buwan pa lang putol na kasi yan. Napakanipis yung pinaka circuit PCB niya, ganun. Yung dinadaanan ng LED at saka ng supply niya. Hindi naman kalakihan yung supply niya, DC out lang naman, pero siyempre medyo may high ampere din. Kasi marami siyang load na ayan, na LED. Kaya napakahina po siya. Hindi ko naman sinisira yan, pero napakahina siya din. Madali siyang mabasag. Pag nalaglag to, mababasag na agad. Ayan. Then, ito naman yung isishare ko sa inyo na medyo okay-okay. Halimbawa, nasira na yung fluorescent natin na may ballast o may restarter. Yung supply niya po, ayan, iisa lang yung supply niya sa pinaka holder niya, ayan, sa pinaka terminal niya. Then kailangan lang natin yung ganito, yung single tube holder, fluorescent tube holder, yung wala siyang starter. Ganito lang yung kailangan natin. Ayan. Then isang supply lang dito sa ng pinaka source natin na 220 volt, okay na, gagana na lang yung LED
tube natin, ang LED fluorescent tube. Ayan. Kagaya rin ito sa kabila, ganun din. Okay? Sinishare ko na lang din sa inyo yan para baka sakaling magustuhan nyo. Ida-direct na lang natin, tanggalin na natin yung mga ballast para hindi na tayo pabalik-balik magpalit ng ballast or ng starter, di ba? Ito po, garantiya ko sa inyo, sorry, na matagal siyang masira kahit araw-araw siyang o 24/7 siyang naka-on. Po, kasi bakit po? Bakit ko nasabi? Kasi mayroon siyang heat sink. Ito, yung aluminum. Then, kagaya nito, yung power supply niya nandito rin sa loob. Then, yung init ng power supply, hihigupin din ng heat sink ng aluminum. Kaya, hindi siya ganong mainit. Kahit masubukan ninyo, kahit umiilaw siya, hipuin natin dito, hindi siya mainit. Din ito yung medyo high temperature plastic. High temperature temperature proof. Parang matibay siya sa mainit na bagay. Itong plastic na to. Ito rin yung LED niya. Pinaka-LED niya. Kahit gawin natin siyang circular lamp. Yan. Gawin natin siyang ilaw ng circular lamp. Ganyan. Bibilugin natin siya, hindi siya mababali. Yan. Kaya sinasabi sa inyo, binasabi ko sa inyo na matibay siyang klase. Okay? Yan ang kagandahan niya. Kahit tanggalin natin siya doon sa loob, then babali-baliin natin, hindi siya mababali. Then kahit malalaglag po yung tube natin, hindi siya basta-bastang mabasag yung plastic natin. Ayan. Kasi parang kuwan siya. Yung molded na, ayan po, makikita nyo, nababali lang siya, hindi siya nababasag. Pero heat proof siya siguro, yung tinatawag natin. Yung heat high temperature proof. Ito. Ano masabi natin yan? Sorry. Okay? Baka sakaling nagustuhan nyo to, baka ito yung magugustuhan nyo, then sinasabi ko na rin sa inyo, napaka okay siya. Tanggalin natin yung mga ballast, or baka mayroon ding mga LED na nakakonect na, dati ng LED yung tube nya, palitan natin ng ganitong klase. Mag-commiss na lang kayo dyan, sasabihin ko sa inyo yung brand nya. Yan. Yan yung brand nya. Hindi ko lang din ini-endorso, pero magandang klase siya. Mayroon pa naman siguro ibang brand, pero ito, sinasabi ko sa inyo, minimum na siguro yung 2 years. Minimum na bago siya masira. Kasi nagamit na siya, matagal siya. Then yung board, pwede lang natin minsan mapalitan din ng mga pisa dyan. Lalong-lalo na kung electronics ka, magaling ka sa electronics, pwede siyang ipaayos. Halimbawa, yung pisa niya lang, yung nasira, pwede siyang papalitan ng pisa sa loob. Okay? Yun ang kagandahan niya ng fluorescent na to. Magandang klase siyang fluorescent. Okay? At saka, mayroon siyang 220 volt na supply. Din yung out niya pala ay 68 volt. 68 point something, ganon. Sinubukan ko siyang testerin. Pero DC output po siya, DC output. Para supply doon sa LED natin. Mayroon naman sigurong iba-ibang klase, iba-ibang brand, iba-ibang model. Hindi natin nasisigurado kung ilan yung pinaka-output voltage nila. Yung pinaka-supply doon sa main LED lamp niya. Okay po? Sinishare ko sa inyo, baka magustuhan nyo, itry nyo, then para masubukan nyo. Bibili kayo ng isa, kung sakaling maganda, okay, yun na yung gamitin natin. Huwag po yung ganito, sinasabi ko sa inyo, napakaliwanag niya yung parang ordinary fluorescent lamp lang siya, fluorescent tube, saka glass lang siya, glass type. Yun lang po yung nasa loob niya. Kaya kung ako sa inyo, ito na lang yung piliin nyo, yung mayroong aluminum na cover. Yan, yung suporta niya, aluminum.
Then kasama na 'yon pinaka heat sink niya. Kahit ganyan lang po sa kabila yung reflector niya, yung light reflector niya. Yan. Pero napakaliwanag po niya. Sabihin ko sa inyo. Okay po? Then 10 watts siya, depende siguro sa request natin. 10 watts lang siya yung kasing haba ng 20 watts na ordinary fluorescent lamp. 10 watts po siya. Pero hindi ko masasabi talagang minamalit ko yung mga ordinary fluorescent, pero mas maliwanag siya kaysa 18 watts to 20 watts. Okay po? Sana nagustuhan niyo yung video ko. Paki-subscribe naman, marami pa akong i-upload. Lalong-lalo sa mga beginners, di bali na po sa mga veterano na, panis na lang yan sa kanila, yung mga ilaw-ilaw, mga laruan lang na lang din yan. Ito sinishare ko lang, lalong-lalo na sa mga beginners. Malaking bagay po to kung magre-request tayo. Halimbawa kung maintenance tayo sa isang mga building o nasa trabaho tayo sa isang barko, mas piliin na lang natin yung matibay para mas lalong mapalakas tayo sa bus natin. Di ba po? Din susunod ko, mayroon akong nakuhang ideya tungkol sa fluorescent starter na pwede pa nating marimedyuhan kung sakaling napundi na siya. Okay po? Ipapaliwanag ko sa inyo sa ibang video ko kung paano natin siya gawa ng ideya. Kung baka sakali lang na halintulad yung starter na nagamit ko dito sa ginamit nyo rin. Okay po? Kasi may iba-ibang klase ng starter din po. Okay? Salamat sa panonood. Paki-subscribe din po sa maliit kong YouTube channel. Thank you po. Bye-bye.